Natatempt ka pa ba na tumingin sa ibang babae? Yes or no? Wala naman. Naman? Meron yung ano eh, meron yung... Yung totoo. Baka isipin nila, pinipilit lang kita. Sa tingin mo ba, nakita mo na yung lahat ng qualities ng babaeng gusto mong makasama for the rest of your life sa akin? Sana! Nasasakyan ko naman lahat ng ugali mo. Pinipilitan ka na naman? Anong message mo doon sa nakalaban mo ng last election? Hindi mo kailangang manira eh. Takbong takot, pero tiyan lang. Was there ever a time na may nanuhol sa'yo? Hindi na mapipigilan eh. Hindi ko kaya nasagutin lahat. Yung mga nakakaalaban mo sa eleksyon, kahit anong banat nila, hindi ka sumasagot. Ever since naman kasi, Bongbong Marcos ako, this is the biggest na lamang sa kasaysayan ng politika. At respetuhan lang yan. Huh? Ang kuha niyo! Welcome back to my YouTube channel. And with me now is someone is very close to me. Sa sobrang close namin, may relasyon kami. guys, ladies and gentlemen, First District of Zambales, Olongapo po, Congressman Jay Conghun. Welcome to my YouTube channel, baby. Hello! Alam mo, sa sinagal-tagal na relasyon namin, ayaw niya talaga mag-guest dito sa YouTube channel ko. So, pinilit ko lang siya. Buti naman nagpapilit siya kasi wala siyang choice. Pero, welcome baby. Kamusta ka after elections? Ngayon nanalo ka na. Kamusta ka? Okay naman. Medyo kahit papano nakapagpahinga na ng konti. Mm-hmm. Dahil alam naman natin na every election talaga is very stressful. Physically, mentally. So, okay naman ngayon dahil nanalo naman lahat. Lalong-lalo nanalo ka. So, congratulations sa'yo. Thank you. Malaking part ka rin ng pagkapanalo ko. Siyempre, sa mga hindi po nakakaalam, 22 years ka na in public service, di ba? Yes. Nag-start ako bilang board member. Uh-huh. Naging mayor ako, vice governor. Nine years. Tapos vice governor and ngayon congressman. Yan. Ano ang pinakamahirap mong eleksyon na masasabi? Since 22 years ka na, never lost an election. Ano sa mga eleksyon na yon ang tingin mo na mahirap ang takbo? Like sa board member ba? Dahil starter ka pa lang noon? Actually, lahat naman ng election mahirap. Lalo na pag may kalaban. Kahit na sinasabi ng ibang tao na madali yung kalaban or mananalo ka, The mere fact na may kalaban ka is mahirap yun. Siyempre, kailangan mong patunayan sa tao na bakit ikaw ang pipiliin at hindi yung kalaban mo. Mm-hmm. Bakit kailangan mo ipagpatuloy yung paglilingkod sa ating mga kababayan, sa ating mamamayan. Siyempre, ilalatag mo ulit yung sarili mo sa kanila. Mm-hmm. Ipipresenta mo yung sarili mo sa kanila. So, they will judge you base sa iyong performance. Mm-hmm. So, every election is mahirap. At saka, pag tumatakbo kasi ako, laging ano eh, takbong takot. Oo nga, napansin ko sa iyo. Pero bakit sa tingin mo, ikaw ang mas pinipili? Ano yung secret recipe mo na matatawag kung bakit laging ikaw yung pinipili at wala ka pang natatalong eleksyon over your opponent? Siyempre yung ano, yung sincerity mo, kung ano yung sinasabi mo, ginagawa mo, importante yun, yung credibility mo, nararamdaman nila na talagang concerned ka sa kanila, na talagang willing ka na bigyan ng solusyon yung mga problema nila. Mm-hmm. Kasi ako, ano ako eh, hindi ko binobola yung mga tao. Hindi ako nagsasalita ng hindi natin kaya ito pa rin. So, kailangan lahat ng sinasabi natin sa kanila is nagagawa natin. At higit sa lahat, alam nila na totoong gusto mo silang tulungan. Gusto mo talaga magbigay ng ano, ng solusyon sa mga problema, lalo-lalo ng lipunan natin. Ito ah, yung mga nakakaalaban mo sa eleksyon, napansin ko sa'yo, kahit anong tira nila sa'yo, anong banat nila sa social media accounts nila, hindi ka sumasagot. Bakit? Is it admittance also na kaya ayaw mo sumagot dahil totoo ba to o dahil gusto mo lang deadmahin? Kasi ano eh, hindi ako naniniwala na para manalo ka, kailangan siraan mo yung yung kalaban mo. Dalong-lalo na kung meron kang tinatayuan na performance, track record, meron kang may offer sa tao na mga plano, na mga balak mong gawin, lalong-lalo na sa kung paano mo paula rin ang kanilang mga buhay at tutulungan yung mga ating mamamayan. So, hindi mo kailangang manira eh. Ito. Hindi mo kailangan na hilain yung isang tao pababa para iangat mo yung sarili mo. Correct. At saka ano rin, good karma din.
Dahil binibless ni God yung mga tao na hindi nananapak ng ibang tao. Correct. And that's something na natutunan ko sa kanya, which nag-viral yan kasi pinost ko nga. Sabi ko, di mo kailangan manira ng kapwa mo kandidato para lang iangat ang sarili mo. Kasi at the end of the day, ang titignan ng tao is yung nagawa mo, mga gagawin mo, at hindi naman yung paninira mo sa tao, di ba? At saka kasi sa Zambales, sa Subic, First District, sa Olongapo City, kilala nila yung pagkatao namin eh. Alam nila kung ano yung buhay namin, alam nila yung pagkatao namin, alam nila kung ano yung tulong na ibinibigay natin. Alam nyo guys, trivia lang ah. Yung phone number niya, isa lang ang phone number niya, alam ng buong Zambales yung number niya. So, yun nga, wala naman tayo tinatago, lalong-lalo na sa ano. Sure ka ba? Wala kang tinatago. Lalong-lalo na sa ating mga kababayan. So, pag nag-detect sila, sinasagot natin. Minsan lang kasi sa sobrang dami, lalong-lalo na sa medyo ano. Medyo delay lang. Sa messenger, grabe na tatanggap ko messages doon. Minsan, nagkakapatong-patong. Minsan, 300, 400, 500, araw-araw. So, eh mag-isa lang ako. So, hindi ko kaya nasagutin lahat ng isang araw. So, minsan tumatagal. Minsan, hindi ko na nga nasasagot. Mm-hmm. So, mas maganda, mag-text na lang sila sa cellphone ko. Kaysa mag-message sila sa Facebook, sa Messenger. Kasi nga, sa sobrang dami talaga. Minsan, napupunta pa sa spam yung mga messages nila. Oo nga. Nakikita kaya ko na okay, lang magtatampo. Mga after 2 to 3 months, saka ako na lang nakikita na may message pa sila sa spam. Ngayon, you're an incoming congressman. Siyempre, pagka sinabi mong congressman, national na ang scope niyan, di ba? Marami tayong mga controversial bills na haharapin mo. So, tatanungin ko sa'yo isa-isa kung ano yung opinion mo. Mm. Pag hindi mo nasagot at gusto mong mag-pass, meron kang consequence sa katapat. Sige. Okay? So, game ka? Game. Okay. Unang-una, alam ng tao, syempre, in-expect nila na partner kita, syempre, nasa industriya ako. So, feeling nila na parang pagka-automatic yun na yung ABS, yung franchise, anong stand mo dito sa problemang ito at kakaharapin? Eh, kung sakali man reopen tong franchise, are you for or against? Ako, ever since, di ba, hindi kita kilala, I am for the reopening ng ABS-CBN para mabigyan sila ng franchise. Why? Kasi una, marami silang natutulungan. Uh-huh. Marami silang natutulungan ng mga tao, lalong-lalo na yung ABS-CBN Foundation nila. Bantay Bata. Plus, maraming nanunood sa kanila ng mga kababayan natin na nabibigyan nila ng entertainment. At dahil doon, nakakapagbigay din sila ng maraming trabaho. Naalala ko, nung nagsara yung ABS-CBN, marami din akong kakilala na nawala ng trabaho. At saka part ng democracy natin yun eh. Mas maraming player, mas maganda, lalong-lalo na sa entertainment and news industry, no? Mas okay. Kumbaga, pag nagbukas ka ng TV mo, mas maganda pag naandun sila. Tingin mo ba, Congressman Jay, nagkamali yung past Congress na pinasara? Yes or no? Hindi ko po pwedeng i-judge kung ano yung ginawa nila. Kasi hindi ko alam kung ano yung detalye. Hindi ko nakita kung ano yung nakita nila. Hindi ko nabasa kung ano yung nabasa nila. Hindi ko nakita yung detalye ng kaso. So, pinagbabasihan ko lang yung judgment ko, yung decision ko, dun sa kung ano yung alam ko. So, okay. Malalaman natin. Same-sex marriage, are you for or against? Hindi ako in favor sa kasal, pero in favor ako sa civil union. Yun. Okay. Explain further doon sa mga hindi nakakalam ng civil union. Sa batas, yun yung pagbibigay ng karapatan sa kanilang dalawa. Equal rights. Equal rights sa mata ng batas. Kumbaga, protection nila yun. Para ding mag-asawa, kaya lang, more on sa law. Siyempre, pagka the higher position that you go, mas madaming temptation, di ba? Temptation saan? Sa lahat ng bagay. Was there ever a time na may nanuhul sa'yo? Kunyari, mayor. Nung mayor ka. Mayor! Pwede ba pirmahan niyo yung kapalit ng ganyan? Alam mo, ang temptation kasama sa araw-araw na buhay yan kasi hindi mo kontrolado yan. Kontrolado mo yan kung magre-react ka. How would you say no? Diretso. Walang bola-bola. Sabihin mo nga ayaw mo. Sabihin mo hindi. Hindi po pwede. Dahil yan? Dabag sa prinsipyo mo yan, ayaw mo yan. So, diretsyaan lang. So, pag nahuli ako sa Zambales, wala akong bail. Pagkamali ako. Hindi mo ako ilalabas? Medyo kailangan ayusin na yung kulungan dun para pag nahuli ka, maganda yung kulungan mo. Sagot ako ni Congressman! Diba? Anong gusto mong unang bill na ipapasa pagpasok mo sa June 30 bilang congressman? Napaka-importante yung salary standardization law ng mga barangay officials at sa mga appointed ng barangay. Mm-hmm. Kasi sa ngayon, napakababa ng sweldo ng mga BHW. Napakababa ng sweldo ng tanod. Nakita naman natin noong panahon ng pandemic, talagang halos sila yung nagtrabaho.
trabaho. Sila yung talagang tumulong para makaiwas yung mga kababayan natin sa sakit. Tapos, pasusweldohin natin sila ng 1,000, 1,500 isang buwan. So, parang napaka-sobrang baba na nun para ano, gusto natin na may itaas yung kanilang sahod. Tsaka hindi natatawaging ano, honoraria. Yeah. Mas maganda sweldo talaga na makabuhay ng pamilya. Nasa majority black ka, di ba, if ever? Yes. So, pag majority black ka, syempre, obviously, nung during elections, you supported ano, the incoming president. Yes. Ano ako nun. Talagang matindi yung suporta natin ipinakita kay President Bongbong Marcos at saka kay Vice President Sara Duterte. Talagang sinuportahan natin sila. At saka ever since naman kasi, Bongbong Marcos ako nung 2010, una siyang tumakbong senador. Tayo yung pinuntahan niya sa Zambales. Ako yung pinuntahan niya sa Zambales. 2016, nung tumakbo siyang Vice President, tayo rin yung pinuntahan niya sa Zambales. Family namin ang pinuntahan niya sa Zambales. At ngayon tumakbo siyang presidente. Full support din yung family namin. At saka ikaw. Tingin mo naman, di ba, karapat-dapat naman yung pagkapanalo niya. And the 31 million have spoken already. Ano message mo doon sa mga taon hanggang ngayon? Hindi pa rin matigil-tigil yung pag-aaway sa social media, sa mga kakapitbahay. Di ba, yung Facebook na lang natin, napaka-toxic. Ako, naiintindihan ko yung ano nila, yung nararamdaman nila. Pero mas maganda kasi kung habang mas maaga, matanggap na rin nila yung nangyari. Kasi hindi na mapipigilan eh. Ang susunod na presidente natin, si President Bongbong Marcos. Ang susunod na vice president natin, si Vice President Sara Duterte. Nasa demokrasya tayo. Kung sino ang gusto ng nakararami, yun ang masusunod. Nagsalita na yung taong bayan na ang gusto nilang presidente, si BBM. Ang gusto nilang vice president, si Inday Sara. Respetuhin natin yun. Kasi wala namang may monopoly ng ano eh, ng katalinuhan at saka ng ano, ng kakayahan. So hindi naman ibig sabihin na kaiba tayo ng prinsipyo eh, ikaw yung tama, ako yung mali. Dapat respetuhan lang yan. So sa tingin mo, wala naman talagang dayaan na nangyari, di ba? Kasi yun ang inaano nila sa social media. Actually, ang daming nagbantay. Ang daming nagbantay ngayon. Actually, yung mga Marites pa lang eh, di ba? Grabe yung pagbabantay nila sa mga hindi na. Madaming nagbantay tapos maraming nanood. Pati mga kalaban ni BBM, ni Vice President Inday Sara, tinanggap na sila nanalo. Halos lahat sila nag-concede na eh. Dito mo makikita na talagang ito yung gusto ng taong bayan. At saka, this is the biggest na lamang sa kasaysayan ng politika. Pinakamaraming bumoto. He's the first majority president. Tama. So wala ka naman pinariling ganito sa statement. Wala naman kasi syempre lahat naman sila nirerespeto naman natin. Oh. Lahat naman ng naging officials natin nirerespeto din natin. Nagkataon lang na may kanya-kanya tayo na pananaw at prinsipyo kung sino yung mas nakakabuti sa bansa. So naniniwala ako na si BBM at saka si Inday Sara yung mas nakakabuti sa bansa natin at alam ko sa sarili ko na gagawa at makakatulong sila para sa Pilipinas. Tama. Alam mo, ang galing mo ha? Kaya ka nanalo siguro congressman. Magaling ka. Hindi naman tayo sa lighter note, di ba? Siyempre, alam namin na bukod sa pagiging congressman, tatay ka din. What do you miss most about ano being a father to JJ? Siyempre, sobrang busy yung life mo. Hindi naman. Kasi nagkikita naman kami 3 days a week. So, pag nagkikita kami, I want to spend time with him na mas patagal. Ako yung nag-aalaga sa kanya. Ako yung nag-ready ng pagkain niya. Basically, talagang tatay na tatay. Oo, napaka hands-on niya. Pag nandun ako, siya nagluluto ng sinigang, yung mga favorite food ni JJ. Yes. Being a brother naman sa mga kapatid mo, di ba ikaw ang pangalawa si ate, lahat kayo almost sa politika na. Anong isang bagay na pwede mong ma-instill doon sa mga kapatid mo, lalo na yung dalawa halos under sa'yo, di ba? Kasi nauna ka pumasok sa public sphere. Anong ma-advise mo sa kanila? Nothing beats hard work. Lahat ng bagay na nangyayari, hindi nangyayari na aksidente. Lahat yan pinagtatrabahuhan. Lahat yan pinag-iisipan, pinagtatrabahuhan. Tigit sa lahat, binibigyan ng oras, panahon para gawin yung mga bagay-bagay. Maging sincere lang sila. Anyway, ano naman eh, si Mayor John naman, ano naman siya? Second term niya na eh. Second term si ni Mayor. Si ate basically ang ano. Okay naman siya, nagtatrabaho naman. Si Vice Governor Jack, si Ate Jack, magiging first term niya as Vice Governor. Alam ko naman na magiging maayos at magiging maganda yung kanyang ano, paglilingkod at pagsisilbi sa taong bayan. Yung father ko naman magiging mayor ng Casilejo. So, wag lang namin kakalilimutan siguro yung pinaka-basic, which is yung serbisyo sa tao. So, yaman din lang naman na lahat. E nasa politics na, anong mame-message mo sa akin na I'm back in public service? Anong pwede mong i-share sa akin?
Well, nakita ko naman yung ano eh, sincerity sa trabaho. Sipag ka, nararamdaman ko naman na mahal mo yung mga taga District 5, mga taga QC. Ngayon nga, nagpapasalamat din ako dahil nabigyan kanila ulit ng pagkakataon na makapaglingkod sa kanila. Well, hindi lang taga QC yung mahal ko ha, taga Zambales, Olongapo. Yes, yes. Pero syempre, yung mga labas sa iyong distrito, eh bonus na yun. Pero syempre, sa pagkakaroon ng responsibility, eh, yung District 5 ang responsibilidad mo. Tingin ko naman maging okay at saka magiging maayos ka naman na, ano, na lingkod bayan sa mga taga-QC. Lalo lingkod bayan. Yes. So sa relationship naman, syempre yung mga tao medyo ano sila, medyo mga marites din yung mga viewers natin. We are on our, ilang years na tayo? Five. Ano naman yung kalimutan ko? 5 years. 5 years tayo, di ba? So 5 years natin, sa tingin mo, ano ang secret kung ba't nagtatagal tayo? Siyempre yung tiwala. Or nagkakasawa na ba tayo? Siyempre yung tiwala. Umamin ka. Hindi. Importante kasi yung tiwala sa isa't isa. Oh. Importante yun eh. At saka mas maganda kasi hindi nyo na pinag-aawayan yung mga maliliit na bagay. Mm-mm. Hindi mo na hindi nyo na pinapalaki. Ako, lagi ko iniisip na mas marami tayong mas kailangang problemahin na ibang bagay na mas malalaki. Mm. Kesa dun sa maliliit na minsan eh, nagkukos ng away. So, basically, ano lang, respetuhan, tiwala. Mm. Just make sure na mahal mo talaga yung, ano, yung partner mo. Meron yung nasa relasyon nga kayo pero nagtitiis ka na lang. Hindi naman dahil, ka nagtsatsagaan, no? Hindi naman. Natetempt ka pa ba na tumingin sa ibang babae, yes or no? Hindi naman, kasi actually hindi ko siya napag-iisipan eh. Kasi baka naging busy ka dahil kampanya. In 5 years kasi natin, talagang nakita mo naman yung takbo ng trabaho, talagang busy. Kung meron kang isang bagay na gusto mong baguhin sa akin, ano yun? Wala naman. Naman? Ano ba yun? Napipilitan ka na naman? Hindi, wala naman. Hindi, totoo. Baka isipin nila, pinipilit lang kita. Hindi, iniisip ko, nasasakyan ko naman lahat ng ano mo. Ng mga trip ko. Ugali mo. So, okay naman. Yun lang, ano lang siguro, wish ko lang na sana mas mabalansi mo, mas ayos yung oras, diba? Kasi mas magkakaroon ka na ng oras ngayon sa trabaho, sa pag-aartista, sa pamilya. Sa pagiging supermodel. Sana yun lang, na mabalansi mo ng maayos yung oras. Kasi pag hindi balansi, diba, parang nakakatawa. May napapabayaan ka, ibig sabihin. Oo, diba? Eto, nakita ko to sa Instagram ko. Sa tingin mo ba, nakita mo na yung lahat ng qualities ng babaeng gusto mong makasama for the rest of your life sa akin? Sana! Kasi as time goes by, nagbabago yung characteristic na hinahanap mo. Halimbawa. So darating at panahon na magbabago yung tingin mo sa akin? Hindi, ang relationship kasi nag-evolve yan eh. Kaya nga, Hindi naman nagiging stagnant, dapat yan nag-evolve yan. Dumarating sa punto na hindi ka masyadong understanding. Mm-mm. Tapos minsan, meron naman time na sobrang-sobrang pagiging understanding mo. Mm. Diba? So yun. Minsan, sobra ka understanding, nawawala yung sweetness mo. Mm. So yun. Ito, tatanungin ko to para mag-pass ka talaga. Anong message mo doon sa nakalaban mo nung last elections? Pass. Yes! Sabi ko na eh. Kasi ayaw niya mag-usapan niya. Yes! Huulot ka. Yeah, got you. Ako magbabasa mo ikaw. Yeah. Reveal the last photo you took using your mobile phone and tell the story behind it. Okay na. Yung last photo, huwag kang si-skip ah. Ito. Restaurant Mayo. Kasi may meeting ako dito mamaya. Oo, yan na. Ba yun? Oh, ito na yun. Oh, yan. Oh. Baka naman may kinikita ka lang sa Mayo. Kasama kita eh. Ayun. Na-plug pa natin yung Mayo. So. Oo nga. Uy, mag-sponsor naman kayo sa amin. Charit. Masarap pang ano dyan. Kain dyan. Alam ko, hindi ka sasagot dito eh. Ano masasabay mo sa awayan ni Gretchen Barreto, si Bato, tsaka si Atong Ang sa online sabong? Are you for or against? Sa away nila, wala akong masasabi. Ay, kailangan may masabi ka. Oh. Pero sa online sabong meron. Kailangan may masabi ka para mag-consequence ka. Make a funny, wacky face sa camera. Mamili ka, tatlo camera natin, baby. Corny. Anyways, I wish you all the best. Good wala luck. Wala bang patokin ngayon? Wala bang wala, mga libre lang to. Wala bang ibinibigay na? Congratulations. Thank you so much. Ibinibigay yung mga cellphone sa guest mo. Mga ganun. Cellphone? Wala pa?
ano kasi Kuya Will? Wala pa may cellphone. Namigay ba tayo ever na cellphone, Rick? Alam mo, ibang YouTube channel na nakaisip ka, magparaful ka online ngayon sa YouTube ng cellphone na kakapanalo mo na. Pwede na. Hindi. Ladies and gentlemen, Congressman-elect of 1st District of Zambales, Olongapo, Congressman J. Kung anong gusto mong sabihin sa mga taga-Zambales, sa mga lahat ng fans mo, ka-FB mo. Sa mga taga-1st District at sa mga kababayan natin sa Zambales, maraming salamat po sa inyong pagtitiwala at talagang overwhelming na suporta pati sa aking mga kapatid at tatay, saan pamangkin. Kaya ko, papasalamat po ako sa suportang binigay niyo po sa amin. At wag po kayong mag-alala, wala po tayong balak na biguin kayo. Gagawin po natin lahat ng ating magagawa para matulungan at bigyan solusyon lahat ng problema na nakikita natin na dapat ayusin. Huwag kayong mag-alala, susuklian natin ang trabaho. Gagawin natin ang lahat para makatulong sa inyo. Naipakita ko naman ako ano yung kaya natin, yung servisyong nagawa natin. Itutuloy natin, dadagdagan pa natin. Tsaka nagpapasalamat ako sa 1st District dahil sa titiwalang ibinigay nyo sa aking ama na naging congressman na 9 years, sa aking kapatid, kay Mayor Chan, sa aking ate na nagginawa niyong vice governor. Sa inyong lahat, maraming salamat. Tsaka sa mga taga District 5, thank you very much po at ginawa niyong counselor si Aiko. At talagang karapat-dapat naman po talaga siya maging counselor dahil tutulong po siya sa inyo. Ayan, kasi tutulungan din tayo ni Congressman sa mga problema hindi ko na kaya. Lalapit tayo kay Congressman Jacob. Anyways guys, thank you so much. Kung meron po kayong mga comments, please comment down below. And please spread the word about my YouTube channel because I'm here, I'm back. Not bakla. But anyways, thank you again, baby, for guesting. Congressman J. Comun, I am Aiko Melendez, and God bless you all. And lagi niyong tatandaan, kapag may pinapasok kayo na isang bagay, lagi niyong huhusayan dahil may tiwala at pagmamahal at support ang binibigay sa inyo ng tao. Kagaya na lang ng ginawa ni Congressman J. Comun for 21 years dahil may suporta at tiwala ang binibigay ang tao sa kanya. Kaya kailangan sa bawat pinapasok niya o tinatahak niyang daan, kailangan hinuhusayan niya, mas hinuhusayan niya lalo. God bless you all!